at kung ano-ano pa mga partido ay nagbigay ng kanilang suporta kay President Bongbong Marcos. At iyon naman ang dahilan kung bakit naka 31 million tayo na boto. Trupang Ilonggo, please subscribe and like and share. And hindi ko alam kung kailan ako i-appoint ni Sir. Hindi rin ako nag-apply, boss. So yun, kamusta naman Attorney Larry ka doon? At na-miss ng tao bayan lagi yung ating number one sila doon. No? Pag tinanong mo nga, kasi pag pumunta ka ng Ilonggo, pag pumunta ka ng Norte, sino ang number one senador nila doon? Attorney Larry Gadon. Yan, nagsahit, magpapasalamat sa mga bumoto at maraming salamat. Maraming salamat sa mga sumuporta sa atin, lalo-lalo na kay President Bongbong Marcos. Dahil ang pinaka-importante yung maipanalo natin siya at yun ay nagawa natin. Yes. May possibility ba, sir, sa 2025 na depende kung anong gusto mangyari ni President BBM. Kung iutos niya na tumakbo tayo, di tatakbo tayo. Kung sinabi niya na wag muna, di hindi din. Susunod tayo sa kanya. May bagong lumabas po na survey. Mukhang pangalawa yata kayo survey. Yung survey na yan. Ano sa palagay niyo? Ano sa palagay niyo po, Senator Larry Gadon, sa mangyayari po sa 2025 at ito na, kasama niyo po si Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas at magkaiba ng partido, siyempre magkasama po kayo. Magkasama kami. Naging maganda nga yung resulta na may iba-ibang partido na tumulong sa pagkandidato ni President BBM. Welcome yon at hindi kami nakaramdam ng kahit na anumang competition ng professional jealousy or inggitan dahil ang layunin namin talaga maipanalo si ABM at yun ay tulong-tulong namin ginawa. Kaya ako nagpapasalamat ako na maraming mga partido aside from Partido Federal, ang KBL, ang Kapisanan ng mga Pamilyang Pilipino, at ang Workers Union of the Philippines at kung ano-ano pa mga partido ay nagbigay ng kanilang suporta kay President Bongbong Marcos. At iyon naman ang dahilan kung bakit naka 31 million tayo na boto kay BBM, the highest so far in the history of Philippine national elections. And it has given him a clear mandate kasi ang lamang niya doon sa next na kandidato is 100%. Doble. More than doble. Attorney, matanong naman kita about dito sa ating mga tinatawag kong buhay na bayani, mga bagong bayani o FWs. No? Ano po ba yung ating maibibigay na payo sa mga nakaupo sa gobyerno? Anong tulong ang dapat nating ibigay para sa ating mga buhay na bayani? For the first time ay nagkaroon tayo ng Department of Migrant Workers at yan ay pinapatupad ni Pangulong Bongbong Marcos at yan ay nakikita natin na maging malaking tulong sa ating mga kababayan na mga OFWs dahil dati ay ang concerns about the OFWs ay nakapaloob lamang sa Department of Labor. So nagkaroon tayo ng mga suliranin at mga sitwasyon na nangangailangan talaga ng isang departamento na kailangan yun ang mag-asikaso particularly sa mga OFW. At yan naman ang ginawa ngayon ng Pangulong BBM. Kaya makakaasa tayo na magkakaroon ng malaking pagbabago sa pagkaharap ng mga suliranin at mga sitwasyon natin sa mga kapalit natin nagtatrabaho sa amin. At ang nakakatuwa po dito, ang clamor ng karamihan ng OFW natin, even yung mga family members nila dito sa Pilipinas, ay nagsisignify na gusto nilang maging bahagi ng ating partido. Kasi malinaw po kasi ang mensahe namin eh. Ang Partido Federal ng Pilipinas ay hindi isang tinatawag po nating social club, no? Kundi ito isang
partido na kung saan meron tayong advokasya. No, itong advocacy na ito, sinusulong natin, at ang maganda sa PFP, ang ating membership base ay hindi mga politiko. Ang focus namin, mga ordinaryong Pilipino. Kaya nga ang ating mga OFWs, ang totoo dyan, napag-usapan namin, ang mga membership po natin doon, hindi lang yung mga OFWs, in fact, yung mga residents, so nandun na eh. At tayo po ay kumakalinga at tumutulong po even doon sa mga undocumented, no? Kasi ang nais po namin ay talagang papag-isahin ang ating mga OFWs. Yun ang kagandahan, no, ng ating organisasyon. Buhay na buhay ang bawat chapter ho ng PFP OFW International. At tuloy-tuloy ang interaction at pagpapalawak ng membership base. So yun, at ano po ba ang ating magiging mensahe, no, para sa ating mga national officers ng Partido Federal ng Pilipinas? Una, gaya na nga aming nabanggit, isang taus-pusong pasasalamat sa pagtitiwala at buong pusong suporta sa adhikain ng PFP OFW International Affairs at ang patuloy nilang paghikayat, hindi lamang sa amin, maging sa lahat na ng chapters na nabuo natin sa ibang bansa, ay patuloy tayong hinihikayat na magbuklod at magkaalam-alam at magkatulong-tulungan, hindi lamang sa problema, maging magkatulong-tulungan sa pagtulong sa iba. Kaya nga, yung mga chapter natin, nandyan sila ngayon, dahil na rin sa tiwala ng National Directorate Officers ng Partido Federal ng Pilipinas, gaya ng ating napanggit, sa pamumuno ng ating founder na si Secretary General Thomson Dancion, ay lalo kaming nahihikayat na itaguyod ang prinsipyo ng partido. Lalo nga't meron na tayong pangulo na miyembro ng ating partido na nakaupo sa Malacanang, at ang ating obligasyon ay suportahan ang kanyang adhikain, ipaglaban ang mga bagay na para sa tao, ipaglaban ang mga bagay na makakatulong hindi lamang sa administrasyon na ito, at maging sa buhay ng lahat ng Pilipino matapos man ang 6 na taong panunungkulan ni Pangulong BBM. Kaya inuulit namin, maraming salamat sa liderato ng Partido Federal ng Pilipinas, at sana dumami pa ang ating hanay, dumami pa ang mga sasali, dumami pa ang magtataguyod ng tamang prinsipyo at tamang daan patungo sa tunay na pagbabago at magandang kinabukasan. Ay, kapangon. Maraming sa inyo lahat. Ay, idagdag lang natin. Pasalamat din tayo kay Presidente Governor. Pasalamat din po tayo, hindi lamang sa ating founder na si Secretary Thomson Dancion, nandyan po ang ating Pangulo ng Partido Federal ng Pilipinas na si Governor Jun Tamayo, nandyan din po ang Executive Vice President na si Special Assistant Anton Lagdameo, at ang ating General Counsel na si Attorney George Briones, na sila po ang mga Executive Committee na tunay na nagtaguyod ng prinsipyo at adhikain ng Partido Federal ng Pilipinas, at patuloy na naniniwala ng OFW na aming pinamumunuan ay isang malaking bahagi ng ating lipunan na tunay na makakaltas ng suliraning pambansa, hindi lamang ng kanilang pamilya, ang maging ang ekonomiya ng buong Pilipinas at lahat na ng suliraning na maaaring ipagtulong-tulungan ng buong sambayan ng Pilipino sa loob at labas ng sangkabuuan. Mahal na Pangulo!